Bottoms! Maganda yung topic natin sa araw na to. Tungkol ito sa penalty. Panginoon ko, penalty. Pag nakakarinig ang mga taxpayer ng penalty, sumasama mo ka. Penalty na naman! So, unang-una, pag-usapan natin, Sir, saan ba galing o nanggagaling ang penalty? Okay. Dito, inilahad ko na sa inyo. Dandahanin ko. May penalty pag mag-late filing ka. May penalty pag nag-wrong form ka. Ang pinapapile sa'yo, 1601. Ang pinail mo ay 1601 EQ. O, di talagang mali yon. Late payment. Nahuli ka ng pagbabayad. Okay? Ang due date, sabihin natin, February 10, binayaran mo February 11. Eh di, talagang late yon. Okay? Tama yung return na ipinail mo, nag-file ka ng February 10, pero kulang yung binayad mo, ang tawag doon, upward adjustment. May penalty din doon. Yung pag-file mo sa wrong venue, on, sa RDO 39 ka, tapos nag-file ka sa RDO 40. O, wrong venue yon, may penalty din yon. Yung ipinail mong tax return, mali ang laman. Mali yung information. So, ipe-penalty ka. Okay? Eh sir, saan ba galing itong mga penalty na to at ano-ano yung mga penalty? O sige, i-discuss natin. Ha? Ang penalty sa BIR, meron silang tatlong klase ng penalty. At pag-uusapan natin dito, ano yung pwedeng hindi mo bayaran o i-disregard? Kasi yung topic natin. No? How to disregard BIR penalties. Yun yung topic natin. At saka nire-request ko kayong lahat. Oo, kayong nakikinig sa akin. Hindi naman ako humihingi sa inyong pera. At alam ko naman na hindi naman nyo ako pinepwersa na gumawa ng ganito mga video. Pero kung gusto nyo turungan ng bayan natin na maalis po sa BIR corruption, napakatindi ho ng corruption sa Bureau, eh magtulungan tayo. I-share po ninyo itong video to, specifically yung link. Ha? I-copy paste nyo yung link doon sa inyong compose mail ng email, mga email addresses nyo. Compose. Tapos maglagay lang kayo ng konting mga statement. Sabi nyo, oh, Brad, o sis, sabihin mong gano'n na, pakicheck mo tong video to, baka makatulong sa'yo. Ang topic ay, how to disregard BIR penalties. Ganun lang kasimple. Sa, kahit gaano kadami nyong padalan, ang importante ay makatulong tayo sa mas maraming tao. So, na-discuss ko na sa inyo yung sources, ha? Yung power na nagbibigay sa BIR para mag-impose ng penalty. Ito po yun. Na-discuss ko kanina. Ngayon, sinabi ko sa kaninyo, ano-ano yung mga klase ng penalty. Purahin ko muna ho ito para maintindihan natin yung klase ng penalty. Ayan, nabura na. So, ang klase po ng penalty, may tatlong pong klase ang penalty. Yung tinatawag pong surcharge. So, dalawa po ang klase ng surcharge. Ito po yung 25% at isa pong 50%. Tsaka ko na lang ho i-discuss ano difference pag 25 ang in-apply sa inyo o 50% yung in-apply sa inyo. Yung susunod hong penalty, yung interest. Ayan. Ang interest ngayon ay based sa interest na nilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi na po 20%. Okay? Inalis na po ito. Hindi na po 20% ang hinihingi kung hindi batay na po sa tinadhana ng Bangko Sentral. You know, inekisa na po yan. At yung pangatlong penalty po, yung tinatawag nilang compromise penalty. Ito po yung tinitingnan ng BIR, meron silang kodigo. Ha? May kodigo sila. Uy, alin ba penalty rito ha, ni Mr. Maestro? Para i-charge natin siya. Galit na galit na kami kay Mr. Maestro kasi tinuturuan niya ang taong bayan ng tama eh. Yes. Magalit po kayo. Wala namang hong problema. That's a natural way. Kapag meron hong kayong
ang comfortable feeling sa akin. Okay lang ho yan. Wala akong problema sa akin. Magalit kayo ng milyong-milyong beses, okay lang ho sa akin. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi ho ako nagagalit sa inyo. So, surcharges, interest penalty. Ito po, Sir Ma'am Bossing, itong dalawang ito, base ho yan dito sa basic tax. Kuha nyo na technique. So, kung walang basic tax, walang surcharge, walang interest, di wala kang babayaran. Pero hindi papayag ang BIR. Gusto niya, magbayad ka nito. Pwedeng-pwede kitang turuan na hindi ka magbayad niyan. Okay? Kayang-kaya natin gawin yan. Ngayon, i-discuss ko yan sa other video. Pero ang sabi kasi, paano i-disregard? Sabing ganon. So, ang tuturo ko sa inyo, yung legal na pagdi-disregard. Yung ginagawa kasi ng BIR ay may tinuro sila. Sabi ng BIR, ganito ang pagdi-disregard. Bayaran mo lang daw yung basic tax. Huwag mong bayaran ito. Ayun. O, pakikita ko sa inyo ha, yung revenue issuance na inissue ng BIR commissioner na tuturo kung paano i-disregard. Paano daw i-disregard, Mr. Maestro? Ulitin mo nga sa amin. Simple lang. Huwag mong bayaran. Eh, paano yun? Pag di namin binayaran, may kasalanan kami. Okay lang. Sabi niya kaya, pwedeng i-disregard eh. Eh, kung wala kang pambayad, eh di huwag mong bayaran. Kung ayaw mong bayaran, eh di huwag mong bayaran. Karapatan mo yun. Hindi nila pwedeng bawiin sa'yo. Oh, after nabasa nyo, yung mga bagay na yan, so alam mo na paano mag-disregard ha. Ano ang ano mo, Mr. Maestro, may papaya mo? Eh, disregard mo. Yun nga eh, dalawang bagay. Kung hindi ka komportable at wala kang pera, i-disregard mo. Nasa iyo yon. Pero yung legal na paraan, ituturo ko sa inyo, umatin ho kayo ng tax mapping. Libre naman po ang BIR Open Case Specialista course at BIR Inventory Taking Specialista course. Sa umaga ho yan, wala kayong babayaran. Ni 5, wala kayong magbabayaran. Magdala lang ho kayo ng mga kaibigan. Okay? At mag-register ho kayo dun sa emelinotmaestro.com. And then, sa hapon, tuturuan ko kayo ng tax mapping. Nasa sa inyo kung gusto nyo umatin. May konti hong bayad. Siyempre, kailangan naman ho natin kumita. At kayo naman, kumikita at makakasave kayo ng malaking tax kung aatin ho kayo ng BIR tax mapping specialista. May libro po yun eh. Ito po yung libro. Mali, hindi ho ito yung libro kasi pang manual for letter of authority specialista to. Mukhang hindi ko ho nadala. Hindi rin ho kasi itong libro na to, pang off lang kandado to eh. So, meron tayong libro nun, tsaka ko na lang sa inyo ipapakita. Huwag nyo kalimutan yung nakadikit na video rito ha, yung nakadikit. Kasi importante yun para kung gusto mo magnegosyo o makakuha ho ng tax specialista na magsosolve din yung problem. O hanggang muli, sa muli ah, meron ako i-discuss sa inyong bago yung paano gumawa ng 1701Q pang second quarter at pang third quarter. Okay? Para sa GIT, gross income taxation, at saka GIT uli, graduated income taxation. Na ang halaga, ang included, ay yung optional standard deduction at saka yung allowable itemized deduction. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Let's BIR! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code,
hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, buburahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So, kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaksyon. So, minamatch na yung transaksyon, doon sa available entry. Ayan. Ganun din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan o, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poing! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment,
may notice for informal conference. Eh, nakaplas po sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice o formal letter of demand o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English. Okay na ho yan kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho para ho yung apps ano. Pag pinindot na ganun, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.